Panginoon, pakilain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Kanya ang langit at lupa, kanya ang araw at buwan, kanya ang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at nakita, din ang kanyang ngalan. Ang lahat ng minikha niya ay mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin niyo ang Panginoon, takilain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-aniyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang. Kayong ang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa'y bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa simbahan. Una, ng mga apostol. Ikalawa, ng mga propeta. At ikatlo, ng mga guro. Naglagay rin siya ng mga gagawa ng mga kababalaghan, mga magpapagaling ng mga may sakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa, at mga nagsasalita sa iba't ibang wika. Hindi lahat ay apostol, propeta
o guro. Hindi lahat ay binigyan ng kakayahang gumawa ng mga kababalaghan, magpagaling ng mga may sakit, magsalita sa iba't ibang wika, o magpaliwanag nito. Kaya't buong taimtim ninyong nasain ang mga kaloob na lalong dakila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginoo'y papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Ang Panginoo'y ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y kanya, kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Pumasok ka sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumunta si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit o nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasalubong niya sa libing ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaeng balo. Marami ang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon nang makita ang ina ng namatay at sinabi sa kanya, "Huwag kang tumangis." Lumapit siya at hinipo ang kinalalagyan ng patay at tumigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya, "Binata, bumangon ka." Naupo ito at nagsalita. At siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinidla ng takot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, "Dumating sa atin ang isang dakilang propeta, nilingap ng Diyos ang kanyang bayan, at kumalat sa buong Hudeya at sa palibot na lupain ang balitang ito tungkol sa kanya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat.
Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. Mga kapatid, sa ating unang pagbasa, muli tayong pinaaalalahanan ni San Pablo na tayo ang bayan ng Diyos at ang bawat isa sa atin ay may kahalagahan. Kaya nga, sinasabi ni San Pablo sa unang pagbasa, ang simbahan, ang bayan ng Diyos, tayo yon, ay parang katawan na si Jesus ang ulo at tayo ay mga bahagi. At ang bawat bahagi ng katawan ay mahalaga. Lahat ito merong halaga. Kaya kung tayo, ang bawat isa sa atin, ay mahalaga, kailangan tayo ng simbahan. Hindi naman pwedeng lahat tayo, lahat tayo pari. Hindi naman pwedeng lahat tayo pare-pareho ng ginagawa. Ang bawat isa sa atin, merong contribution. Ang bawat isa sa atin, iba-iba ang role. Pero kahit gaano kalaki o kaliit yung ating role sa bayan, at simbahan, lahat ito ay mahalaga. At kung tayo ay mahalaga sa simbahan, kailangan tayo ng simbahan. Pero in the same way, kailangan din natin yung isa't isa. Kasi di ba yung katawan hindi naman pwedeng hindi kompleto. Mas mahihirapan ang isang katawan kung kulang ng kamay, kung kulang ng daliri, kung kulang ng internal organ, and so on. Ganun din naman sa ating buhay o sa buhay ng ating simbahan. Ang bawat isa ay mahalaga at hindi natin pwedeng sabihin ang isang tao ay walang halaga o walang silbi. Dahil kahit gaano kaliit yung bagay na pwede nating maibigay sa sarili natin o sa iba, ito ay mahalaga. And in the same way, kung mahalaga ang bawat isa sa atin, ibig sabihin, kailangan din natin ang isa't isa. Kailangan natin ang isa't isa katulad ng pangangailangan ng balo sa kanyang anak sa ating ebanghelyo. Sa ating ebanghelyo, narinig natin kung paanong binuhay ng ating Panginoon yung anak nung balo. Kung alam lang natin yung context nito, dahil nung panahon na yon, kung ikaw ay balo at wala kang anak, ay talagang napakamalas mo. Kasi yung mga babae, that time, ang ginagawa nila, sila syempre ay nag-aasawa, at pagka nag-asawa, hindi naman pwedeng magtrabaho. Even yung mga single, hindi naman pwedeng magtrabaho. Ngayon, paano nabubuhay yung mga babae nung panahon na yun? Ang ginagawa nung panahon na yun, since hindi sila nagtatrabaho, yung nagpo-provide para sa kanila, ay yung kanilang asawa. Ngayon, pagka naging balo ang isang babae, ang mag-aalaga sa kanila ay ang kanilang anak. E paano naman pag nawala din yung anak? Anong gagawin nila? Ang gagawin ng isang balo na namatayan din ng anak ay mamamalimos na lamang. At talagang napaka-kahabag-habag ng kalagayan ng mga balo na namatayan ng anak nung panahon na yun. At alam ng ating Panginoon kung gaano kakailangan ng balo na ito yung kanyang anak. Alam ng ating Panginoon Hesukristo kung ano yung magiging kalagayan ng babaeng ito. Kaya nga nung nakasalubong niya si Jesus, anong sinabi ng ating Panginoon? Huwag kang tumangis, huwag kang malungkot, huwag ka nang malungkot, huwag kang iiyak. Kasi ganun din naman yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Dahil nung sinabi ng ating Panginoon na huwag kang tumangis, ibig sabihin din nun, huwag kang tumangis. Alam ko kung ano nung nangyayari sa iyo. Alam ng Diyos kung ano yung nangyayari sa atin. Hindi bulag ang Diyos sa nangyayari sa atin. Hindi bulag ang Diyos sa kung ano yung pinagdadaanan natin. Alam niya ang lahat ng bagay. At sa pang-araw-araw nating buhay, nakakasalubong tayo ng ating Panginoon. At maaaring ito yung sinasabi niya sa atin, huwag kang tumangis, huwag ka nang umiyak, huwag kang malungkot. Alam ko kung anong nangyayari,
alam ko kung anong kalagayan mo. Kaya nga, anong ginawa ng ating Panginoon nung binuhay niya yung anak, ibinigay niya ito sa kanyang ina. Bakit? Dahil yung anak niya yung kailangan nung ina. At ganun din naman yung ginagawa sa atin ng ating Panginoon. Binibigay niya kung ano talaga yung kailangan natin. Ibinibigay niya kung ano yung tama, ibinibigay niya kung ano yung talaga na kailangan natin. Kung ano yung kailangan natin, hindi kung ano yung gusto natin, hindi kung ano yung luho natin, hindi kung ano yung layaw natin, pero kung ano yung talagang kailangan natin sa pang-araw-araw na buhay natin. Kaya nung nakita ito ng mga tao, ano yung naging reaction nila? Sinabi nila, nilingap ng Diyos ang kanyang bayan. At sino ang kanyang bayan? Katulad ng sinasabi sa atin sa unang pagbasa, ang simbahan, tayo ang kanyang bayan. At lagi tayong nililingap ng Panginoon. Pag sinabi nating nililingap, pinananatili ang kanyang bayan. Pag sinabi nating nililingap, ibinibigay kung ano ang kailangan. Pag sinabi nating nililingap, pinapanatili na pagiging buo, pinapanatili na maayos ang kanyang bayan. Kaya mga kapatid, ang paalala sa atin ng ating mga pagbasa ngayon, unang-una, tayo ang simbahan. At kung tayo ang simbahan, nililingap tayo ng ating Panginoon. Ibig sabihin, ang bawat isa sa atin ay mahalaga. Kailangan tayo ng ating simbahan at kailangan natin ang isa't isa. At paalala pa ng ating mga pagbasa, huwag na tayong tumangis, huwag tayong malungkot dahil hindi bulag ang Diyos sa nangyayari sa atin. Araw-araw at bawat sandali ng ating buhay, tayo ay kinakasalubong ng ating Panginoon. At kung ano man yung kailangan natin, ito ay binibigay ng Diyos dahil lagi niyang nililingap ang kanyang bayan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, gumawa ng mga himala si Jesus upang ipakita ang kanyang banal na habag at kapangyarihan. Puno ng pagkamangha sa ganitong mga kahangahangang bagay, manatili tayo sa Ama na nagsugo sa ating tagapagligtas. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Sa pamamagitan ng paggabay at tulong ng mga apostol ng simbahan, naway maipakita ang pag-ibig at kalinga ng Diyos sa sambayanan, manalangin tayo. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Ang gobyerno naway maging daan ng mahabaging pag-ibig ng Diyos sa katangi-tanging pagkalinga at pagtulong sa kanilang ibinabahagi sa mga dukha at may sakit, manalangin tayo. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Yaong mga nagdurusa sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay, naway muling sumampalataya sa buhay sa tulong ng Diyos, manalangin tayo. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Ang mga may sakit, katulad ng anak ng balo, naway makadama ng pagpapagaling ng kamay ni Jesus, manalangin tayo. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Ang mga tapat na yumao, naway muling ibangon sa kaganapan ng buhay sa presensya ng Diyos, manalangin tayo. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Ama naming Diyos, gabayan mo kami upang aming mahipo ang mga may pusong wasak at matulungan silang madama ang iyong anak na dumito sa amin. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Oh.
kaya't alak na muna sa'yo iniyahin sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Pasasalamat ng puso. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming pithaya at paunlakan mo ang paghahain aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tahoy nilikha mo't pinangasiwa ng sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong pagiliw iyong ipinahintulot, na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo, bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito
ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y sang-awi, pag-inom. Paling ng aking diwa, ay sa'yo huwag nawang pababayang masipayo. Ikaw ang buntong hininga ng buhay, tulog mo'y kapayapaan pag-ibig. Hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang huwag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiwang ang laging mamayani sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag
na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan at mahabaging Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuno ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.